So hello guys, welcome sa ating another Car Talks episode. So ngayon pag-uusapan natin, 'di ba, bilang mga car lovers, 'di ba talaga driving is a very fun experience. Pero not all the time very fun. May kaakibat 'yan na responsibility. Meron ding danger yung pagda-drive, especially sa mga road conditions like dito sa Pilipinas. No, kaya kung hindi ka matuto ng mag-drive ng safe or defensive, talagang prone ka maka-experience na accident. Kaya sa driving school pa lang, di ba, tinuturo na talaga yan sa atin guys kung paano maging defensive driver or mag-practice ng safe driving habits. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung recommended ko na top 7 safe driving habits na makakatulong hindi lang sa mga beginners, ano, kundi para sa mga matatagal na rin, experienced drivers. Kasi di ba, paalala eh, di ba, gamot sa kalimot. Kaya yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so number one, use signal lights properly. No, alam natin yung, as the name implies, signal lights. No, ginagamit ito guys to warn others na gusto mong lumiko or mag-change ng lane. Tanda natin guys, libre lang yung signal light. No, yan, no? Nandito lang siya, katabi lang ng manibela. Napakadaling i-toggle on or off yung ating signal light. Kasi mahalaga yan para ma-alert yung mga kasabay natin sa road kung mag-change ba tayo ng lane or liliko tayo. Kasi example, sa panahon natin ngayon, di ba, maraming mga motorcycles, mahilig sila mag-lane filtering, di ba guys? Left and right, nandyan sila. So, paano kung kailangan natin lumiko? Kailangan natin mag-change ng lane. Napakahalaga makita nila yung signal light natin para hindi sila tumakbo ng mabilis. Minsan, totoo, effective naman siya. May mga motorcycle rider naman na talagang ginagalang yung turn signal natin. Pag liliko na tayo, hindi na sila susunod o hindi na sila sisingit. Kaya, kahit papano, mahalaga rin yan para sa to warn others sa mga moves natin, di ba? So, gamitin natin mabuti yung ating mga turn signal, guys. Next, number two, keep safe distance. Alam natin, di ba, guys, life is full of unexpected things, no? Kasama na dyan yung mga unexpected stops. May experience talaga natin yung mga yan. Kaya kailangan natin magkaroon ng enough distance, kagaya nyan, ano, sa nasa harapan natin, para makastop tayo properly. Tanda natin guys, the more na mas mabilis yung takbo natin, the more na mas malaki dapat yung safe distance na i-allocate natin. Kasi mas mahirap mag-break o mas matagal uminto ang sasakyan kapag mas mabilis yung takbo natin. At same thing din, no, huwag natin pasukan ng pasukan yung space sa pagitan ng mga sasakyan. Like ito, di ba, maluwag yan, nakita natin, overtaken natin, tapos papasukan natin. Huwag ganun. Ano? Kasi in-allocate yun ng isang driver para sa safe distance niya. So, ayaw natin mawala yon. Kaya huwag tayo lusot ng lusot sa mga ganong spaces, guys. So, keep safe distance. Number three, overtake properly. Oh guys, alam natin, one of the major reasons ng mga accident is yung maling pag-overtake. Kasi, ang totoo guys, yung pag-overtake, very ano to eh, risky maneuver. Bakit? Kasi marami kayo i-consider kapag mag-overtake ka. Like, ano ba yung mga factors? Like yung power ng vehicle mo, kaya ba niyang umovertake? Speed ng overtaken mo? Meron ka bang kasalubong? Ano yung road conditions? Kamusta yung visibility? Etc. Marami kang i-consider kapag mag-overtake ka. Kaya every time na mag-overtake ka, make sure na safe ito. So ano ba yung mga i-consider mo guys kapag mag-overtake ka? Tanda natin, always overtake on the left side. Bakit mahalaga sa left side? Kasi ayun yung side ng driver. Mas nakikita niya tayo sa mirrors niya. Mas mapagbibigyan niya tayo. Mas magiging alert siya na may umu-overtake sa kanya. Alay kapag sa kanan, medyo blind spot yun, di ba? Mas mahirap. Ano pa? Don't overtake on blind spots. Like yung mga blind curb or hindi mo kita yung kasalubong mo, iwasan natin mag-overtake guys. Kahit napakabagal pa nung nasa harapan natin, hindi safe yun. Kasi hindi mo nakikita yung kasalubong mo, hindi ka rin nakikita ng kasalubong mo na umu-overtake. So magkakagulatan kayo, di ba guys? So maiwasan natin yun kung di tayo overtake sa blind spot. Ano pa? Make sure na may enough space kapag nag-overtake ka. Halimbawa, dalawa, minsan kasi di ba nangyayari, sumusunod tayo sa mga umu-overtake o overtake din tayo. Baka naman yung sinusundan natin, enough lang yung space niya para makapasok siya. Tayo, wala na. So ang ending,
No, kailangan makabalik ka agad sa lane mo or else ma-accidente ka. So, make sure na may enough space ka. At isa pang dapat natin consider, guys, on the defensive side of things naman. Halimbawa, kapag may umu-overtake naman sa opposite direction natin, so minsan may mga driver talaga na hindi nila nakakalculate mabuti yung risk, alanganin yung overtake nila, aabutan tayo kung di tayo magbibigay. So practice natin yung safe driving by sa pamagitan ng pag-minor or pag-preno yung kailangan. Oh, huwag natin i-gate masyado yung right natin, guys. Delikado rin yun minsan eh, ba? Diba? So kung mababangga niya tayo, delikado, kawawa naman tayo, kawawa rin yung makakabangga sa atin. So para safe tayong lahat, makarating tayo sa destination natin, maging mapagbigay din sa mga nag-overtake sa opposite direction. Number 4, follow traffic lights properly. Isa rin yan sa mga common cause ng accidents, yung mga tinatawag natin beating the red lights, no? Kaya maraming accident because of that. Di nila nire-respect yung mga traffic lights. So let's respect yun, guys. Respect natin yung mga ilaw sa kalsada natin, sa mga intersections. Although technically kapag yellow light, pwede ka pa naman talaga mag-pass. Pero kung gusto natin maging safe, i-practice natin na kapag yellow light na, mag-apply na tayo ng brakes, mag-prepare na tayo to stop, no? Para hindi ka maabutan ng red light at mabangga ng mga nasa other direction. O same thing din, kapag tayo naman yung galing sa stop, hindi ibig sabihin, guys, na nag-green light na yung stop traffic lights, is ano na tayo agad, andar na tayo agad. Hindi. Mas safe kapag titingin muna tayo both sides para makita natin kung meron ba nagbibiting the red light, no? Kasi meron at meron yan. Kaya kasi kapag umandar tayo agad, may chance na mabangga natin sila or mabangga nila tayo, no? Kaya to avoid yung mga ganong inconveniences or para hindi ka mapahamak, no? Practice na natin, guys, na mag-alat muna ng konting time bago umandar kahit green na yung traffic signal or traffic lights. Number 5, don't rely too much on tech and safety features. Alam ko, guys, it may sound ironic, no? Kasi yung mga tech and safety features nilagay talaga ng mga car manufacturers para makatulong sa atin, di ba? To improve yung, o para magkaroon tayo ng safe driving experience. Halimbawa, yung autonomous braking, adaptive cruise, o kaya naman yung lane keep assist, no? Nilagay yan para magkaroon tayo ng safe driving experience. Pero syempre, ano, nothing is perfect in this world. Walang perpekto. Kasama na dyan yung mga tech features at safety features na yan. Tao pa rin yung gumawa niyan. At anytime, no, may chance talaga ya na mag-fail yung mga bagay na yan on you. Kaya kapag nag-fail yung mga tech and safety features na yan, guys, no, saan babalik yan? Babalik pa rin tayo sa ating driving skills. Doon ka pa rin magre-rely para pag-drive ka ng safe. So I would suggest, guys, no, kahit may mga tech and safety features ang inyong sasakyan, no, let's practice driving pa rin as usual. Example, halimbawa, meron kang autonomous braking, no, o emergency brake assist. No, kapag pumipreno na yung nasa harapan mo, practice mo pa rin yung driving na mag-brake ka pa rin, no. Huwag mong hintayin lagi na yung autonomous braking yung magpreno para sa iyo. No, practice mo pa rin yung ikaw yung magbe-brake para masanay din yung mga reflexes mo, 'di ba? Kasi kapag kami mga abrupt na mapangyari, reflexes pa rin natin yung isa sa mga aasahan natin, 'di ba? Or kapag nagda-drive ka na ibang sasakyan na walang mga ganung tech features or safety features, makakatulong pa rin kasi sanay ka na na-practice mo yung ganong style ng driving. Kaya practice mo pa rin yung safe driving. Huwag umasa masyado 100% sa mga tech and safety features. Number 6, no, avoid driving drunk or tired. Sabi nga nila, driving tired is almost the same as driving drunk. Bakit? Kasi kapag pagod ka or nakainom ka, kapag nagda-drive ka, limited yung reflexes mo, no, naapektuhan nun. Kaya kapag may mga abrupt changes sa road conditions, no, kailangan mo biglang pumrento, minsan kahit gusto na ng brain mo, yung katawan mo nauhuli, nade-delay ng response, diba? Kaya yun ang nagiging isa sa mga cause din ng mga major accidents, diba? Yung driving drunk or driving tired. Kaya kapag nakainom ka, guys, no, I would suggest baka pwede mag-commute na lang kayo. Or kapag pagod ka dahil naglo-long drive kayo or galing ka sa work, pahinga ka muna, no, bago ka
mag-drive. Mas safe yun. Sabi nga, di ba, arrive safe. At di ba rin ang late, basta safe kang nakarating. So yun, ano guys, avoid driving drunk or tired. Number 7, leave as early as you can. Ano? Bakit mahalaga yun, guys? No, totoo yun. Kasi kapag ka nalilate tayo ng alis, alam naman natin, matraffic dito sa Metro Manila o sa mga lugar natin, di ba guys? Kapag matraffic, dahil nga nagmamadali ka, limited na yung time mo, no, gusto mo overtake ka ngayon ng overtake. Matitrigger ka na, alam mo yun, mag-drive recklessly kasi kulang na yung time mo. Kaya kapag ka maaga kang umalis, na-eliminate mo yung factor na ganun, di ba guys? Kaya let's practice ano, na maaga tayo umalis kasi alam naman natin traffic, para chill driving lang tayo, relax lang tayo. At alam natin kapag mas relax tayo, susunod na yung mga safety driving habits niya. Mas madali na tayo magpreno, mas okay na yung reflexes natin kasi relax tayong nagda-drive. So kung kaya talaga natin guys, no, kung kaya natin, umalis tayo ng maaga, leave as early as you can, para mas safe tayo makapag-drive. So yun lang guys, ano yung top 7 recommended ko na safety o safe driving habits para sa new drivers at para din sa mga experienced drivers. Kaya sana nakatulong sa inyo guys yung video na ito, para ma-remind tayong lahat sa mga safe driving habits. Pero kayo, baka meron din kayong mga safe driving habits na hindi na-mention sa video na ito guys. No, excited din ako makita o mabasa yung mga yon. Kaya comment down below lang guys, no, sa mga safe driving habits na gusto nyo rin i-share sa iba. So kung nakatulong sa yung video na to, no, click mo naman yung like button. Or kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, click mo na rin yung subscribe button at notification bell button, para updated ka palagi sa mga new videos natin. So yun lang guys, ano, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy.